Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maliwanag na ang sala ng rest house kung saan natulog si Blessy. Pilit siyang bumangon kahit parang inaantok pa siya. Ewan niya kung bakit napahaba yata ang tulog niya gayong kahit puyat siya, talagang maaga siyang nagigising noon pa. Tanghali na nga para sa kanya kapag alas 5 na ng umaga. Pero ngayon, ayon sa relong nakasabit sa dingding ay pasado alas 7 na ng umaga. Dumiretso muna siya sa banyo para maghilamos at saka tinungo ang kusina para mag-init ng tubig na inilagay sa termos. Isinunod niya ang pagluluto ng almusal. Nang makaluto ay napatingin siya sa silid na inuokupan ni Lian. Tahimik pa rin doon. Mamaya pa magigising ang dalaga, tiyak na nalit na rin ito natulog kagabi dahil sa paliligo sa dagat. Pero pasado alas 8 na ng umaga, hindi pa rin nagising si Lian kaya kinatok na niya ito. Lian? Lian! Wala siyang naririnig na tugon, pinihit niya ang seradora. Napakunot noo siya. Bakit bukas iyon gayong hindi natutulog si Lian na hindi naglalak ng pinto? Laking gulat niya nang walang Lian siyang nabulwagan sa bakama pagpasok niya sa loob. Nasa ibabaw pa ng kama ang backpack na iniwan nito roon nang nagdaang gabi. Diyos ko, nasaan ang batang iyon? Naghanap siya sa paligid pero hindi niya ito makita. Naisip niya, imposible namang umalis ito ng rest house gayong naroroon pa ang kotse nito. Hindi naman ito pwede maglakad pabalik sa villa dahil may kalayuan iyon. Tumindi na ang kaba niya. Muli siyang bumalik sa rest house at inilabas ang cellphone ni Lian mula sa backpack nito. Tinawagan niya ang numero ng ama. Morning, anak. Sir, si Bless ito. Oh, Blessy, bakit? Sir, naririyan ba si Lian? Ha? Anong narito? Magkasama kayo sa rest house ni Artemio, di ba? Halos panawa na siya ng ulirat ang mga sandaling iyon. Sir, wala si Lian rito. Pagising ko kanina, akala ko'y nasa loob lang siya ng silid niya, pero wala pala. What? Kagabi kasi, naligo siya sa dagat. Baka nalunod siya, sir. No. Marami nang naipong mga kahoy si Intor. Kaninang alas 5 ng umaga pa siya nagbuhat. Sa tansya niya, aabot na sa 100 piso ang lahat ng mga naputol niyang kahoy. Isang hakot pa ang gagawin niya bukas at pwede na niyang simulan ang paggawa ng uling. Kailangang makaipon siya ng 400 piso para may pandagdag siya sa pamasahin nila ng kanyang itay Yolak at inay Malu sa pagluwas nila sa Cebu sa susunod na buwan. May minanang bahay at lupang inay niya roon na balak nitong ibenta. Kung hindi man ay tirahan para masubukan nila ang buhay roon. Kung magugustuhan nila ay doon na sila mananatili. Naglakad siya papasok sa kabugatan. Malapit na siya sa paanan ng bundok nang matigilan siya. Isang puting bagay ang natanong niya. Noong nakarang araw kasi ay galing na siya roon. Wala naman siyang nakitang sako o kung anuman iyon na nanatatanong niya. May nangangahoy na ba sa gubat maliban sa kanya? Pero imposible. Sino naman, gayong siya lang at ang kanyang itayolak ang nagagawi roon. Bukod sa may kalayuan ay marami pang nagkalat na ahas sa lugar na iyon. Nang makalapit siya sa sako ay kinabahan siya. Parang kakaibang hugis na yun. May kalakihan at pahaba na parang tawang nasa loob. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis na tinanggal niya ang pagkakatali ng sako. Halatang itinali iyon ng husto. At natilihan siya nang makitang may bahid na dugo iyon na bahagyan niyang itagilid ang sako. Diyos ko, ano itong laman ng sako? Patay na tao kaya? Dahil likas na matapang? Binaliwala niya ang takot at tuluyang binuksan ang sako. Tumambad sa paningin niyang isang babaeng walang malay. Duguan ang ulo nito at walang saplot sa katawan maliban sa mga panloob. Diyos ko! Kinibulat ang bulalas niya. Hinawakan niya ang pulso nito, pumipintig pa iyon. Mabilis ang ginawa niyang pagkilos. Agad na pinangko niya ang walay malay na babae. Napatigil sa pagsisibak ng kahoy ang itayolak ni Intor nang makita siya. Saan ka ba nang galing? Sa dagat? Mukhang labado yung dala mo ah. Itay, dali kayo. May natagpuan akong babae sa gubat. Wala siyang mali at duguan. Ano? Narinig din ang inay niya ang malakas sa tinig niya at napalabas ito mula sa kusina. Diyos ko, Intor. Ano yan? Sino yan? Hindi ko kilala, Nay. Dali, ipapasok ko siya sa silid ninyo.
Hindi nagtagal ay nahiginaya ang walang malay na babae sa papag ng kanyang mga magulang. Lumapit doon ang inay niya. Buhay pa ba siya, Intor? Opo, Nay. Dalhin natin siya sa ospital. Ospital? Babiyahe pa tayo ng mahigit 2 oras bago natin madalayan sa bayan. At anong gagamitin natin? Bangka? Hindi pa naman naayos yung bangka natin, ah. Inay, mabuti pa ay bihisan niyo na lang muna siya. Saka natin linisin at gamutin ng sugat. Intor, nilalagnat siya. Naku, ano bang gagawin natin dyan? Kukuha ako ng maligamgam na tubig, Nay. Kailangan mapunasan muna natin ang katawan niya. Nagkakagulo sa rest house ng mga Salazar. May mga pulis nang dumating doon, nakaupo si Gerardo sa balkonahe. Doon siya pinaupo ni Allison nang biglang tumaas ang blood pressure niya. Ano nang balita? Si Allison ang sumagot para sa kanya. Hindi pa namin natatagpuan si Rian. Ang hinala ng mga pulis ay nalunod daw siya. Chinelas na lang ang nakita namin sa tabing dagat. Diyos ko, sambit ni Artemio. Nakausap na kanina ni Gerardo si Mayor. Magpapadala raw dito si Mayor ng rescue team para sa yuri ng dagat. Tinapik siya ni Artemio sa balikat nang makitang tumutulo na ang mga luha. Pare, relax. Magpakatatag ka. Ang dapat nating gawin ay magdasal na sana ay buhay at ligtas si Lian. Tumangulang siya. Hindi niya magawang magsalita ng mga sandaling iyon. Buong araw na naging abala ang rescue team sa pagsuyod sa dagat pero wala talagang nakitang palatandaan na may kinalaman kay Lian. Nang sumunod na araw, may natanggap silang report mula sa kabilang bayan, may natagpuan daw ng isang punit na sando na malapit sa pampang. Nang i-turn over ang punit na sando sa presinto, agad siyang ipinatawag ng mga pulis. Kasama si Nalian, Jane at Blessie, agad na pumunta sila sa kabilang bayan. Napatiimbagang siyang bagong humulhol nang malakas si Blessie nang makilala ang punit na damit ni Lian. Magtatakip silim na pero hindi pa rin iniiwan ni Malu ang walang malay na babae. Sa tulong ng gaser at pinakatitigan niya ito. Maganda ito, maamo ang mukha at makinis ang kutis. Parang kamukha siya ni Daisy. Oo, kamukha siya ni Daisy. Naisa loob niya at saka patakbong lumabas ang silid. Intor! Intor! Bakit, inay? Halika't pagbasdan mong babae, kamukhang kamukha siya ng kapatid mong si Daisy. Si Yolak na abala sa pagluluto ng adobong sitaw ay napalapit din sa kanila. Si Daisy baka mo? Oo, tara sa loob. Sabay-sabay nga silang pumasok sa loob ng silid. Napatitig sila sa babaeng wala pa rin malay. Oo nga ano, malaki nga pagkakahawig nila ni Daisy. Napailing si Intor. Kaunti lang naman tay. Pinagsalikop ni Malu ang mga kamay niya. Baka ibinigay ng Diyos sa atin ang babaeng ito dahil alam niyang hindi pa rin natin natatanggap ang pagkamatay ng kapatid mo, Intor. 3 buwan pa lang ay nakakalipas mula nang pumanaw ang bunso nilang si Daisy. Dinapuan ito ng sakit na dengue at bago pa nila naitakbo sa ospital ay malala na pala ang sakit. Intor, sa tingin mo ay ginahasa kaya siya dahil wala siyang saplot ng matagpuan mo? Parang hindi naman ay, kasi kung ginahasa siya, pati yung mga panloob niya ay sira na sana, di ba? Baka sinaktan lang siya dahil may sugat siya sa mukha, lalo na sa bandang noo. Saka yung mga braso niya may mga pasa. Sino naman kaya ang nagmigawa ng ganito sa kanya? Baka may nakaaway siya kaya ganyan ang nangyari, tapos itinapon sa gubat. Humupa na buhang lagnat niya? Humupa na ng kaunti, pero babantayan ko pa rin siya. Kapag inantok ako mamaya, ikaw muna magbantay ha? Opo, inay. Darling. Hindi lumingon si Gerardo nang marinig ang pagtawag na iyon ni Allison. Darling, parating na si Father Nelson. Babasbasan niya ang tabing dagat. Mamayang hapon, magpapamisa rin tayo sa bahay para sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Lian. Napapikit siya at nang hindi napigilan ng sarili ay napaiyak na. Niyakap siya ni Allison. Darling, tahan na. Kailan ka ba hihinto sa kakaiyak? Nag-aalala na ako sa'yo. Baka bigla ka na namang atakihin sa puso. Parang gusto ko na rin mamatay, Allison. Iniwan na ako ng anak ko. Higit doon ay matindi ang sundot ng konsensya sa kanya. Bago nawala si Lian, alam niyang masama ang loob nito sa kanya. Shhh! Huwag mong sabihin yan. Naririto pa naman ako. At si Jane, hindi ka namin iiwan, darling. Hindi mo naiintindihan. Nagkaroon kami ng samaan ng loob 3 weeks ago. Dahil dyan sa anak mo. Dahil ipinilit ko na pagtrabahuhin si Jane sa hasyenda na iniungot mo sa akin. Shhh! Huwag na natin pag-usapan iyon.
Namatay ang anak ko na hindi man lang kami nagkakausap ng maayos. Dahil sa anak mo, kaya natikis kong kaisa-isang anak ko. Diyan sa anak mo na wala namang ginawang maayos sa opisina at puro kahiyan lang ang ibinigay sa akin sa pagkakalat niya sa trabaho niya. Salo na lang ako ng salo, pati si Rian, naisip kong pasaluhin sa kanya. Pero at least, mas may isip ang anak ko dahil tinanggihan niya si Jane. Jerry, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa anak ko. Palagi na lang kayong iniisip ko at palagi na lang kayong binibigyan ko ng pabor dahil palagi na niyong sinasabi sa akin na hirap na kayo sa buhay. Pati ang sarili kong anak, napabayaan ko na. Hindi mo anak si Rian, Jerry. Bakit? Ipapamukha mo rin ba sa akin na ampun ko lang siya? Well, at least si Rian ay legal kong anak. Eh, ang anak mo? Nasasaktan ako sa sinasabi mo. Maluha-luhang sagot nito. To hell with what you all feel. Palagi na lang kung ano ang nararamdaman ninyo ng anak mo. Kayo na lang ng kayo. Wisit. Padabog na tinalikuran niya ito at saka tuluyang iniwan. Mabuti na lang at na-realize si Jerry na tama si Rian tungkol sa ugali ng mag-inang Allison at Jean. Pero sana, magpa-imbestiga si Jerry at patuloy nilang hanapin si Rian. Maging maayos kaya ang lagay ni Rian sa pamilya ng nakikita sa kanya? Abangan!